So yung mga kaso, no, may problema na naman tayo, no? Kasi nga, alam nyo naman na may laman yung mga aquarium natin. Tapos syempre yung mga pump niyan, eh, yun din yung gagamitin ko doon sa shop. So ang problema ko ngayon, pag kinuha ko tong pump na to, eh mawawala naman ng pump yung mga isda ko dito, no? Kasi ang problema talaga natin, may mga laman pa kasi itong mga aquarium na to. So hindi siya pwedeng mawalan din ng pump dahil mamamatay yung mga yan. At ayun, hindi kaya ng oras ko talaga na magpabalik-balik kasi lalagay ko sana sa binyan to, yung mga gapis natin yung lalagay ko sana sa binyan. Eh, ang balikan ko sa binyan, uubos siguro ako ng mga isa hanggang dalawang oras para magbalikan doon, para ilagay lang yung mga isda natin dyan, ng mga gapis. At yung mga binigay sa atin ni Mitra, yung mga materials ko na gapis. Eh, dito ko lahat ilagay yun. So, pag tinanggal ko tong isang winner na to, mawawala sila ng pump. Ngayon, meron ako extra pump dito, yung ating mga battery, yung mga USB natin na pump. Eh, di ko alam kung kakayanin ito. At saka doon, meron din akong pump doon, pero ayun, pinag-iisipan ko kung yung pump ko dyan, eh, gawin ko muna yung USB, tapos yung pump nyan, baka kaya yung mga aquarium natin doon ng mga 10 gallons. Or ito ilalagay ko dito. Ito kasi yung kailangan ko talaga, itong winner, kasi malakas to. So, ayun yung iniisip ko ngayon. Bago ko pa malagay ito, dahil wala pa rin extension, no? Kasi nga yung mga extension ko dito, yan din yung ilalagay ko doon. At hindi naman ako bumili talaga ng gamit. Yung ninipat ko talaga, yung mga gamit ko lang na dati na. At yung sama na yan, set. Yung saksakan, yung mga pump, yung mga heater, kung lalagay ako pa na heater, tsaka mga ilaw. Yan din mismo yun, no, guys. Wala akong ginastos doon sa aking mga nilipat doon sa aking shop. At kung ano lang yung meron tayo ngayon, eh yun lang yung ililipat ko. Tsaka na mag-upgrade siguro, kasi nga medyo nabawasan natin yung pondo natin. At yun yung iniisip ko ngayon, paano yung gagawin dito. At kanina ko pa rin iniisip, no, para masimulan na natin yung paglilipat natin. So yun, guys, napagana ko na, no? So ito, apat lang naman to. Nilagay ko na lang muna yung battery operated natin dun sa apat na yan. Tapos itong maliit na hina to, na dual pump, akala ko mahina, no? Pero kinaya niya itong 12 na slots, bali 12 sponge filter yan. Eh, kinaya niya. So nakuha natin yung malakas na ilalagay natin sa shop. Tapos kinuha ko na rin yung mga sponge filter para malagyan na rin natin yun, tsaka yung mga extra na mga air hose. Yan, kahit yung air hose natin luma. Hindi ako nakano. Order kasi ako ng bago, kaso hindi pa dumarating, eh kailangan ko na nga magbukas ng shop. At umorder na rin ako ng mga isda na panlaman dun. Siguro mamaya darating na yon. Kaya kailangan ko na talaga ma-setup to. Ngayon ang problema ko na lang isaksakan. Dahil ito extension na to, ito dapat ang dadalhin ko. Kaso dyan nakakalik yung may ignaps ko na dito sa baba. So mawawala ng connection dito. So yun ang inisip ko kung paano gagawin natin dito. So yung mga kaasang mo, kompleto na yung ating gamit. At pupunta tayo doon gamit itong aking bike na medyo kinakalawang na. So yun, guys, andito na tayo sa shop, no? At mag-aayos na tayo dyan. So unti-unti nga ay nilalagay ko na yung mga dati ko pa rin naman na sponge filters, pati yung mga air hose nyan. Eh yan pa rin naman yung ginamit ko sa dati, no? Nilipat-lipat ko lang. So mangyayari dyan, eh yung mga bawat dulo ng aking sponge, eh yung pa rin naman yon. So may binago lang konti. At nakabit na nga natin, ito yung ating winner pump. Tapos ayan, nakaayos na yung ating mga sponge filter. Isang sponge filter lang bawat isang slot ang ating ginawa. At ayun, dito rin eh gumagana na rin lahat yan. Meron na rin tayong kuryente dyan. At napagana ko na rin yung pump ng ating sump. So pwede na natin lagyan ng ano to. Yan, meron pa extra dyan para sa speaker natin. Pwede na tayo maglagay ng isda, guys, kasi tubig naman natin dyan eh. Ilang araw na rin naman. Lalagyan ko na rin ng tubig to, guys, no? Dahil ito yung sinilat natin at pinatuyo ko siya ng 24 hours. At ayun, sana eh wag na tumagas ulit yung tubig at wag na mag-leak para hindi na natin itatapon ulit yung tubig nitong ating 50 gallon tank na to. So yun, medyo madumi lang yung ating tank. Pero lilinisin ko rin ng watermarks remover yan, yung pangkotse.
So yun mga kaasang, no, habang iniintay pa natin yung mga order natin na isda, eh, kumuha na ako dito ng mga goldfish dito sa bahay. At ito muna yung ilalagay natin doon sa shop. At yun, sarado pa naman din ako ngayon, pero mamayang hapon, siguro pag may mga isda na doon, pwede na tayo mag-soft opening doon. At wala nang eme-eme, diretso na bukas yun dahil hindi naman tayo big time na talagang may mga ribbon. May mga ribbon-ribbon natin, wala nang ganun-ganun pag ikaw ay mahirap. Diretso bukas ka na lang. So yun, bibenta natin to. At sana makabenta tayo, makabuhay naman na tayo ngayon. Right. Mamaya nga pala mga kaasang, maglalagay na rin ako ng mga guppies, yung mga guppies natin dito. At yun, may mga konti akong paninda diyan nung nakaraan. Eh, lalagay na rin natin doon. Pero ngayon, ito muna. Goldfish at yung lunch break kasi magtatanggalian muna ako. Alright! At yung mga kaasang, no, nalagyan na nga natin ng goldfish yan, yung mga oranda dito sa 50 gallons. So siniwalay ko yung mga rancho natin dahil konti lang naman yung rancho natin. Ilagay ko na lang sila dito sa 10 gallons. At dahil wala pa yung mga iniintay natin na isda na paninda, kukuha ulit ako ng mga isda dito sa bahay para ilagay doon sa shop. So nakakuha na tayo ito, pwede kong hindi ko muna kunin yan. Tapos yung kukuha tayo ng mga guppies, no? At lagyan natin ng guppies yung yung ating shop doon. Dahil meron din naman ako dito mga breed na guppies, so lagyan muna natin ng guppies yung shop bago yung mga in-order ko. Kasi medyo marami rin ako in-order, siguro mga 10 klaseng isda yun. At lahat ng meron doon sa supplier ko na yun ay in-order ko, no, na kahit pa unti-unti lang, yung 100 peraso, 50 peraso, 20 peraso, yung mga gano'n. Pero habang iniintay natin, kumuha muna tayo ng mga own breed natin dito sa bahay. So yun mga kaasang, maglalagay na nga tayo ng guppy doon. So una, kukuha ko dito sa ating HB Blue na tub. Kung saan ay dito nilagay ko yung dalawang pares ko, ay dalawang trio ko na pambenta. So kukunin ko lang ulit yon, yung mga malalaki dyan. At ilalagay na natin yan doon sa shop dahil ready na rin naman yung tubig noon. So ganyan kalaki yung ating mga binibenta. Actually hindi na to juby, breeder size na to. At binibenta ko yan ng 200 per trio yung ating HB Blue. Yan, medyo mahirap lang palang hulihin, no, pag mga ganito yung setup. Ang hirap hulihin. Males lang kadalasan nakikita at nakukuha ko, no. Oh, diba? Makawala pa. Ang hirap naman nito. So, yun guys. Nahuli natin yung isa. Kukuha siguro ako dalawang pares o dalawang trio lang ulit. Para meron pa tayong matirang breeder dito. Yeah, kunin natin yan. Sabihin niyan yata, hindi pa yata dumadami yung mga ganito ko. So, yun guys. Dalawang pares lang muna ang kinuha ko. Tapos kuha naman tayo ng HB Blue, tuloy. Blue Panda Guppies, no, yung mga pambenta ko rin to na hinalo ko muna dito sa ating community. Dalawa, wala akong malagyan. So kumuha ko dyan ng 4 na male, 2 female lang ang nakuha ko. So ayun guys, dumating na yung order natin ng mga isda. So makukumpleto na to at makakapag-open na talaga tayo. Kahit hapon na humabol pa rin. So acclimate lang natin sila dyan at pakalmahin lang natin muna sila dyan bago natin ilagay sa kanilang mga slot. At iniisip ko pa rin kung saang slot natin ilalagay yung mga isda natin. At ayun, nandito na nga pala yung mga guppies natin, no. Nailagay ko na yung ating EBM, yung ating tuxedo koi, yung mga kinuha natin sa bahay yan. Tapos yung blue panda natin, napakarami ng male, 2 lang yung female. Tapos yung ating HB Blue, isang trio, isang pair ang nakuha ko palang HB Blue, 5 peraso. Laki ng buntot nito. At so ayun guys, no, nailagay ko na yung mga isda natin at pwede na tayo magpapasok ng mga gustong bumili. So unang-una, marami tayong shubunkin dito. Mga malalaki to, no, na shubunkin. Tapos yung ating goldfish na short tail oranda, andyan sa harapan. Diyan ko nilagay yan kasi marami. Tapos meron din tayong glow tetra dito. Konti lang in order kong glow tetra, mga 20 pieces lang muna yan. Dahil kulang yung kulay nila doon. Tapos yung rancho natin dito, mga 10. Yung mga dati natin rancho. Bumili rin ako ng angel fish. Yan. May mga paninda tayo angel fish. Meron tayong hammerhead. Yan, ngayon lang magtitindan itong hammerhead. Tapos bumili na rin ako ng Oscar. Yan. Meron 2 tiger Oscar dyan. Meron akong guppy chops na binili rin. Pamparami, no. Tapos danios. Meron tayong green at yellow na danios dyan. Para sa mga bagets yan. Yung mga wala masyadong pambili ng mga mamahalin.
At yung mga guppies natin dito ng mga own breed, eh, pinakita ko nga sa inyo kanina. Tapos dito sa baba naman, mga mollies naman ang meron dito. So marami tayong mollies, may black, may marble, meron tayong red platy, yung regular na red platy wagtail. Tapos yan, meron tayong mga mollie pa dyan, mga dilaw, mga goldas, at white o platinum. Yan muna. So yan, marami pa tayong bakante. Meron pa rin tayong mga hinihintay na accessories, no? So konti pa lang yung mga accessories natin dito, pero pag dumating yung mga order ko, ay mapupuno rin itong ating shop. So ayun, no? Sa mga gusto mag-visit, visit lang kayo dahil open na tayo. At ayan, tapusin na natin ng video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Pwede na kayo dumayo dito sa Alta Tierra Phase 4. Peace out!